guys, ayan, ating lulutuin ngayon is magluba. Ayan, nagluto, nag-ano natin ako ng ano, ng sibuyas, kamatis, at saka bawang. Ayan. Ayan, nag-umpisa na po ako dyan. At tapos, ilalagay natin yung manok. Simpleng-simpleng recipe lang po ito, walang eche-cheboreche. Kahit anong recipe or mga pagdagdag lang, mga simpleng dish lang po ito. Halo-haloin muna natin. And then, lalagyan natin sila ng tinatawag na borat. Ayan, mga seasoning dito sa Arab country. Ayan, borat. Lagyan natin ng cumin. Patilaw. Then after that, lagyan natin ng siya ng nilagyan ko pa na siya ng konting asin na yan. Yan lang ang inahalo ko dyan. And then, halo-halo lang. Noon ako na nilagay yung asin pala. Hindi ko na And then, ayan. And yun lang. And then, takpan natin. And then, guys, na lagyan ko na pala siya ng tubig. Hindi ko nakuha na lang ka na video. Ayan, nalagyan ko na ng tubig. And then, nagpapakulo na. At ito yung talagang main ingredients ng ating magluba. Ayan, mga gulay. Carrots, patatas, talong. Ayan, kinatato yung into square. Yung balat ng talong, guys, ay sa iniwalay ko. Ayan. Balat ng talong. Pasingit natin yan mamaya. And then, yung square ng talong. Ayan. And then, kamatis. And, pilot. Green pepper. And then, tinatawag dito na pusa. Ayan, hindi ko alam sa Pinas yan. Pero, pusa yung tinatawag. So yan yung priprituhin natin yan guys in unting mantika lang. Ayan, priprituhin natin yan and then nagbabad na din ako ng bigas para mamaya. Ayan, priprituhin na natin yung mga gulay natin. Syempre priprituhin natin siya para pag madali lang siyang maluto pag nasa na kabilang kaldero na. Ayan. So, isa-isahin natin siyang prituhin. Konting mantika lang ating ginamit. Para hindi masyadong mamantika. Or hindi siya ano ba yung tawag mo. Ayan guys. Iba din na gustong lapad malapad na mga gulay malalapad talaga pero sa akin dito gusto nila yung ganang size and ganang ganyang kalaki. So ayan and then ayan nagprito na din ako ng carrots and kusa na tinatawag dito and then ayan naluto na yung patatas. Yan lang yung gustong kulay natin. Huwag natin siyang i-overcook talaga. Yung mild lang yung pagka-cook niya. Ayan. Ayan. Bell pepper. At yung balat ng talong. Yung kamatis, syempre ayan, nilagay ka na hindi matagal yung pagkaano ng kamatis kasi madali lang yung malusaw ayan. Ayan so, ayan lang yung pagkaano niya and then, ayan, tapos na yung gulay natin na prito na natin lahat ang sunod natin gagawin is
luto ng manok, so hinimulay ko na. Yung sauce pala niyan, guys, o yung pinag-ano niya ng tubig, is lalagyan natin ng tomato paste. Ayan, ewan ko kung nakuhanan ko na medyo. Ayan, lagyan natin siya ng tomato paste. Tapos, yung kalahati ng bigas mamaya, guys, ilalagay natin dyan sa water na yan. Sa pinagkuluan ng manok. O pinaglutuan ng manok. Kasi siya yung magsisilbing kulay ng ating bigas. Ayan. So, ayan, kung na-reach mo na yung ganyang kulay, ayan, ilagay mo yung kalahating bigas na pinagkuluan mo. Dyan. So, hindi ko nakuha na ng video to. Pero, yan yung ano. Ilalagay natin dyan. And then, ayan, lulutuin na natin yung bigas. So, syempre, lalagyan muna natin ng konting mantika. Kasi, pwede ko lang mantika ang bigas nila dito. Ayan. And then, nalagyan natin ng cardamom. Dalawa. And yung maliit, yung parang ano, hindi ko alam kung anong tawag doon dito. Yung parang maitim na maliit. Kung kainday kab-kab pa, numero uno na lansang. Ayan. So, lagyan natin ng tubig. Siyempre, lagyan natin ng tubig. After nun. And then, pagkakulo niyan, pag kumulo na yan, ayan, ilalagay na natin yung bigas na pinagbabada natin. Tapos kinuhaan ko. Hinapon ko yung tubig na pinagbabadan ko, guys. So, pagkaluto ng bigas, guys, o hindi masyadong luto, as in, hindi siya masyadong luto, yung mayroon pa siyang tubig, ilagay nyo yung kalahati doon sa ating niluto nating sauce. So, hindi ko na nakunan yun ng video, pero yung kalahating bigas na yun, napunta na sa sauce. Ayan, so, ayan, nilagay ko na yung mga gulay. Yung iba kasi may kanya-kanyang design at dinidesign talaga yan. Pero sa akin dito, madali ang mag-global lang ito. Kaya, mabilis ang luto. Ayan, hinalo ko na lang lahat. Nilagay ko na lang lahat. Ayan. Yung iba kasi dinesign pa yan eh. May kanya-kanyang version yung pagluto, guys. So, ang sa akin dito is napaka-simple lang. Ayan. So, ayan. Lagay ko na lahat ng gulay. And then, manok. Ilagay natin yung manok na. Ayan. Ilagay natin yung manok. Niluto natin kanina. Ayan. So, perfect. Ilagay natin yung sinabi ko kanina. Ilagyan ko lang bigas yung sauce natin kanina. Ayan. So, yan na yan. Yung kalahating bigas natin kanina. Ayan. So, siya yung magsisilbing kulay. Ayan. Then, after that, yung bigas natin kanina na puti, ihalo natin. So, ayan. Ayan na, na siya. So, yung kalahati na namang bigas, i-layer natin, guys. Ipatong natin sa, sa red na bigas. Na yellow na bigas. Ayan, i-layer natin siya. Ayan, natapos na. So, takpan natin. At hayaan natin mga 15 to 20 minutes. Mahinang-mahinang apoy lang. Ayan, so, para hindi mapagod yung mga gulay na nasa ilalim. So, ayan, natapos na. So, time to cook. Ayan, babalik ta rin yan. Yan yung purpose ng gulay kung bakit nilagay sa pinaka-ilalim ng kaldero. Kasi siya yung mag-iibabaw pagkatapos. Kasi, ayan, babalik ta rin yan. So, ayan, hindi perfect yung pagka. Sarap to, guys.
iwang mga gulay dun sa kaldero, kaya perfect ang pag-ano natin, pero the best to guys, napakasarap. Ayan, so ayan. So ayan. So that's it guys. Wow, charap-charap naman. Yummy. Ayan, masarap yung gulay. Mas, ano, perfect yung pagkaluto ng mga gulay natin. Not overcooked and not, ano naman, sobrang ano. Ayan. So, thank you for watching. At ayan na din ang ating magluba. Ayan. So, that's it. Madali lang lutuin. At napakasarap and healthy pa kasi guys siya. Yan, ito yung tinatawag na magluba.